Mahina po ba mga bossing ko ang inyong karisma? Kayo po mga bossing ko ay ang dami nyo nang in-apply ng trabaho pero hindi ka pa rin matanggap sa trabaho. Or ang inyo pong anak ay ang dami na pong in-apply ng trabaho pero hindi matanggap sa trabaho. Or kaya po mga bossing ko, ang inyong negosyo, kayo mismo ay hindi makabenta sa inyong negosyo. Mahina ang inyo pong karisma. Or maaring makaaway nyo pa yung magiging customer po ninyo. Hindi na bumili, nakaaway nyo pa. Or kaya hindi na ito ay babalik po sa inyo mga bossing. Dahil mahina ang inyong karisma. Mas mahina mga bossing ko na palakasin natin ang ating karisma sa pamamagitan ng aloe vera mga bossing. Ang aloe vera, ginagamit ito pagdating sa usapin ng remedies. Ito po mga bossing ko, ay nilalagay sa buhok or kaya po ay ginagamit ng pampakinis ng balat. Minsan pa nga po nakakita ako ng juice na aloe vera, pero hindi ko pa natatry po yun mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ito, natry ko na po ito. Lalo-lalo na kung pakiramdam ninyo na parang paborito ka rin ng kamalasan, mahina ang karisma, subukan niyo po ito mga bossing. Ang aloe vera mga bossing ko ay malagkit. Ito ay imamagnet o hahatakin ang swerte, lalo-lalo na pagdating sa usapin ng karisma. Kapag malakas ang inyong karisma, mabilis ka matatanggap sa trabaho, mabilis ka na makakabenta. Maring maging kaibigan nyo pa ang mga magiging customer ninyo, kaya mas mainam malakas ang inyong karisma. Ngayon pa mga bossing, ito yung ating aloe vera. Itusulat po natin ang pangalan po natin dito sa ating aloe vera. Halimbawa po ay ganito mga bossing. Tulad niyo po dito, yan, sample lang ito, pangalan ko po, Apple Baguio. Yan. Ngayon po mga bossing ko, i-wish natin dito kung ano yung nais natin. Halimbawa, may negosyo ka, magkaroon ako araw-araw ng malaking benta. Yan, ganyan ang mga pag-wish. Or kaya po, manalo ako ng jackpot. Ganyan po mga bossing. Or kaya, halimbawa, nagba-buy and sell ka, may online business ka, or kung ano man po yung gusto po ninyo na i-wish po dito, sabi niya, lumakas ang inyong karisma, matanggap ka agad sa trabaho, matanggap ka mapalokal or abroad, yung iniintay niyong visa, dumating niya, i-wish niyo na lahat ang gusto po ninyo. At pagkatapos, banggitin din natin dito yung number na lagi niya tinatayaan sa numerong ito, iba, sa numero na ito ay mananalo ako ng jackpot. Sabihin nyo na, halimbawa, ang number po ninyo, halimbawa sa akin na lang, 8, 9, kasi magbe-birthday na ako sa August, tapos 43 na ako, tapos 25, tapos 25, happiness, tapos ang edad ng aking anak ay, ang anak ko naman ay mag to 12 na, tapos ang edad ng aking mister ay 45. Ganon, mali. 2, 4, 6. Yan, 2, 4, 6. Yan, 6 na. Yan, yan, ganyan ang i-wish nyo mga bossing. Pagkatapos po nito, kumuha po kayo mga bossing ko ng sinulid. Halimbawa ay ito, ito yung ating sinulid. Tapos, natalian nyo po siya dito at isabit nyo po ito sa may bintana po ninyo kung saan po kayo ay natutulog. Ito po ay makakatulong upang sa ganun, kung ano man yung nanais ninyo dito, panawagan po ito para mabilis matupad kung ano man po yung i-wish po ninyo or winish po ninyo. Kaya kung kayo gagawa ng ganito, kailangan naniniwala ka na makakamit nyo kung ano man yung nais ninyo mga bossing. Naniniwala ka na matutupad lahat ang inyong mga kahilingan. Basta mas mainam kapag ginawa niyo ito, naniniwala ka na mangyayari po ito kasi baka kayo mismo ikumontra na hindi matutupad, ganon, ako, huwag niyo nang gawin kapag ganon ang inyo pong sistema. Kung ikaw ay naniniwala at naisyo po itong gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, subukan niyo po ito, proven po ito na napakaswerte. Kaya kung gagawa ka ng itong mga pamamaraan, good luck po sa inyo po lahat.